Sa banal na templo ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Ika-22 ng buwan ng Agosto, ginugunita po natin ngayon ang pagkareina ng Mahal na Birhing Maria. At sa banal na misang ito, isinasama po natin ang ating mga petitions, ang ating mga kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga sukling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaunang nasa kadiliman, na mananaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasutang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kanghangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan, malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan, ang ipagkakaloob sa trono ni David at kanyang paghahari,
upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagwa ito ng mga pangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan magmulat ngayon magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang katulad ang Panginoon Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugani ay tinataas, sa mga prinsipe ay sinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Diyos ay kapiling mo tuwi na. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ano nga ba ang pagiging reyna ni Maria ng langit at ng lupa? Ito'y may kaugnayan po sa ating ipinagdiwang na kapiyastahan ni Maria, yung solemnidad ng kanyang pag-aakyat sa langit. Iniakyat si Maria sa langit ang kanyang katawan at kaluluwa bilang pribilehiyo sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At kung tayo po ay nagdarasal ng rosaryo sa Glorious Mystery, ikaapat na misteryo under the Glorious Mystery ay ang Assumption of the Blessed Virgin Mary, at ang ikalima nito ay sinundan po ito ng pagiging queen ng ating mahal na ina ng langit at ng lupa. At ito ang ating ipinagdiriwang ngayon, ang kanyang pagiging reyna. Ang pagiging reyna ni Maria ay nakaugat din sa pagiging hari ng ating Panginoon. Bakit kailangan siyang putungan ng korona? Bakit kailangan siyang ilagay sa pedestal? Dahil ang kanyang ipinaglihi, ang kanyang dinala sa kanyang sinapupunan ay ang bugtong na anak ng Diyos na nakipag-cooperate si Maria hanggang doon sa kamatayan sa cross ng kanyang anak na nasaksihan ni Maria ang lahat. At ang pagiging hari ng ating Panginoon ayon sa Ebanghelyong ating napakinggan noong ibalita ng Anghel Gabriel kay Maria kung anong uri na magiging hari ang ating Panginoon, ang sabi po dito ay tatawaging anak ng kataas-taasan ang iyong ipaglilihi. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. At sa ating unang pagbasa na kinuha po natin kay Propeta Isaías, ano po ang sabi doon? Ang isisilang ng dalagang maglilihi sa kanya ay magiging hari, at ang kanyang pagiging hari ay sa pagiging makatarungan, kapayapaan, at katiwasayan ng sandaigdigan. Ito ang pagiging hari ng ating Panginoong Hesus, na nakabase dito ang pagiging reyna ng ating mahal na ina na ating ipinagdiriwang ngayon. Hindi po garbo ang pagiging reyna ni Maria, hindi karangalan, hindi dahil sa kagandahan, kung hindi dahil sa pagmamahal ni Maria sa ating lahat na kanyang itinuturing mga anak. Bakit po nagkakaroon ng maraming aparisyon ang ating mahal na Birheng Maria magpahanggang ngayon? Dahil sa kanyang pagkabahala sa atin, nagmamakaawa ang ating mahal na ina sa pagpapakita sa pamamagitan ng particular na aparisyon. Ang kanyang pagmamakaawa, dumulog tayo sa kanyang anak, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, at magbago na tayo na hindi tayo humantong sa kapahamakan, na tayo ay magkamit ng kaligtasan kung tayo ay pakikinggan natin ang kanyang pagmamakaawa. Ito ang kadahilanan ng kanyang pagiging reyna. Uulitin ko po, hindi dahil sa karangalan, hindi dahil sa kagandahan, kung hindi nakaugat ang kanyang pagiging reyna sa pagkahari ng kanyang anak na kanyang inalagaan, na kanyang sinamahan hanggang kamatayan sa krus para sa ating kaligtasan. Kaya nga, ang patuloy na paanyaya ng ating mahal na ina, idulog natin sa kanyang anak ang lahat ng ating pangangailangan, at nang sa ganun, ang kaligtasan ay mapasa atin pagdating ng panahon. Nawa sa paanyayang ito ng ating
mahal na Berhing Maria na ating ginugunita bilang reyna ng langit at ng lupa, naway mapasapuso ng bawat isa sa atin at ito'y maisabuhay natin at tunay na pakinggan natin ang ating mahal na Berhing Maria na umaakay sa atin patungo sa kanyang anak na nag-alay ng buhay para sa ating kaligtasan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang pinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasambat ng mamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita si Mariyang Mahal na Berhen, ay nakikiusap na sakluluhan sana kami nang naghain ng kanyang kalinis-linisang paghahandog ng sarili sa krus at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na Berhing nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ay gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak. Na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, katapiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahando
para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin nang sabay-sabay, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Pagkat iyong karad, kapangyarihan at kapurihan magpakailanman.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salu-salo. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Maria,
sa puso ni numan. Ika'y tala ng kalangitan, ningnin mo ay walang pagmamalik. Inang sinta, inang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Maria sa puso ni Numan, ika'y tala ng kalangitan, ningning mo ay walang pagmamalik. Inang sinta, inang magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita kay Mariyang Berhing Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio sa 10 ng Setyembre, ay magkakaroon po tayo ng full medical mission, tulong sa mga walang kakayahang magpa-ospital para sa dental, opta, pedya, OB-GYN, ENT, ear, nose and throat problem, mga operasyon sa cyst o bukol at cleft lip o bingot sa pambansang dambana sa pakikipagtulungan ng UST Alumni Medical Society. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, magkakaroon ng patient screening sa darating na August 26 at September 2 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ungnayan lamang po sa opisina
para sa mga interesado. Ikatlo, sa darating naman po na 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen.